Jesus is the Son. I know Jesus is the Holy Ghost. And all these three are one. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. He's the Heavenly Father's, the beginning and the end. Much more than this, my friend. Praise the Lord. Good evening to everyone. Bumabati po ako sa bawat isa. Kayong mga nasa inyong screen ngayon, sa inyong cellphone, tablet, sa inyong laptop, at kayong nasa Europe, nasa USA, nasa Canada, sa Australia, nasa Singapore, lahat around the world, mga kapatid, na sumusubaybay po at nakikisa po sa ating gawain ngayong gabi. I would like to give a commendation from the Lord para po sa bawat isa. It's because the coming of our Lord is really coming very soon. Hallelujah. The coming of God is now nearer than when we first believed. Hallelujah. Alam natin na yung wait on the coming of God started when our Lord Jesus Christ went up to heaven. Amen? At ngayon po, handa na po ang Diyos na magbabalik sapagkat tinitingnan po niya ang condition ng church. It's the condition of the church, mga kapatid. Because I believe that the church is sending materials into heaven. Because yung ating mga ginawa ng mga mabubuti, it is being counted by God. At ang sabi niya, when I will have prepared a place for you, then I will come again and take you unto myself. So kung ating unawaing mabuti, God is just looking at us on how we are performing our job very well here on earth. Hallelujah. Now tonight, I will share a message which I entitled, Why We Need to Pray Now More Than Ever. Bakit po kailangan natin na mag-pray sa ngayon higit kaysa dati? Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. In 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, it says there, this know also that in the last days, perilous times shall come. Dapat daw malaman natin, mga kapatid, na sa huling mga araw, dalating po ang mapanganib na panahon. For men shall be lovers of their own selves. Mapagmahal ang mga tao sa kanilang sarili. Covetous, mapag-imbot, boasters, mayayabang, proud, mapagmataas, blasphemers, walang sinasanto, disobedient to parents, hindi sumusunod sa magulang, and thankful, wala pong pagpapasalamat, walang utang na loob, unholy, hindi mga banal, without natural affection, wala po silang katutubong pag-ibig, truth breakers, sumisira sa usapan, false accusers, yung nag-aakusa ng mali naman, incontinent, fierce, despisers of those that are good. So, mababangis po ang mga tao, mga kapatid, at kanila pong pinupulaan at kanila pong sinisiraan yung mabubuti. Traitors, mga traidor, heady, matigas ang ulo,
high-minded, matataas ang isipan, o matataas ang kanilang tingin sa sarili, mga kapatid, lovers of pleasures more than lovers of God. Sila po'y mapagmahal sa mga kalayawan higit sa pagmamahal nila sa Diyos. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Mayroon daw silang hugis ng pagkamakadiyos, subalit kanilang tinatatua ang kapangyarihan ng pagkamakadiyos. Sa mga ganun daw, lumayo tayo, mga kapatid. Now, si Dr. Robert Jeffress, mayroon siyang inilabas, mga kapatid, sa television, sa Fox News. Ang sabi dito, California banned singing in places of worship. Sa California, ipinagbabawal na ngayon umawit kapag nagsisimba. They are allowed to go to church but they are forbidden to sing. Because coronavirus, sa California, they ban singing in places of worship. And this is Fox News alert. No? Saan ka makakita na ang pag-awit sa Panginoon ay pinagbabawal na? Alam niyo, this is just a portrayal of state control. Kanila pong pairalin, mga kapatid, ang state control. Hallelujah. Pinakikita nila at in-exercise nila ang kanilang galing sa pag-control po ng mga tao. Now, sa Revelation 13:16, sabi po dyan, and it causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. So, medyo mahirap ang kalagayan dyan sa sinasabi ng Revelation na kanilang tatakan. At sila po ang may dahilan, mga kapatid. They will cause all. Kanila pong gagawa ng dahilan na lahat ay matatakan, mga kapatid. Lahat ng mga dakila, mga mayayaman, pati yung mahirap, yung mga malalaya, at saka yung mga nakakulong, silang lahat ay bibigyan po ng marka sa kanila pong kanang kamay at sa kanila pong mga noo. 17, and that no man might buy or sell, na wala daw taong makabili at makapagbibinta, save those that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Alam natin yung number of the beast and number of the name of the Antichrist is 666, di po ba? Not so much with that tonight because it's another topic of study. Okay, here is wisdom. Sinasabi po ng Biblia, nandito daw po ang karunungan. Let him that has understanding count the number of the beast. Bilangin natin yung number ng beast, for it is the number of a man. Ang number po ng man, mga kapatid, ay 666. Sorry for Trinitarians, pero ang word na Trinity was derived from the number of man. Tatlo pong number of man, which is 666. That is why they would insist on Trinity. Now, for those who believe in the Trinity, would you please make your research about the word Trinity, because it is so dangerous and it is not found in the Bible. Now, dahil ang tao ay nasanay na dyan, naging habit na niya, o habitual na, hindi siya nagre-research, naniwala siya doon sa sabi-sabi at mga bilin-bilin ng mga ninuno hanggang nakarating sa ating panahon. That is why they think that Trinity is somewhat a holy thing. But actually, it is the enemy of being a believer of God. Because, you know what? It was the Roman Empire who killed Jesus Christ. And Jesus Christ was killed because he accepted and he declared that he and the Father are one. Diba? Kung kaya, mag-ingat tayo dito, we are now in the conclusion of our time in the dispensation of grace. If you want to be saved, be careful and do your research, sapagkat isa lang po ang buhay ng tao. At ikaw po ang mayroong karapatan na humusga at ikaw may karapatan na
magdesisyon para sa iyong sarili upang ang iyong pananampalatay ituwid mo. Ang Biblia po ay nagsasabi ng katotohanan, pero masakit man ang katotohanan. At minsan yung mga taong nagsasabi sa atin ng katotohanan, hindi natin kilala at hindi natin magustuhan yung kanilang attitude at kanilang ugali, ang kanilang mukha, ang kanilang ways, because ang tao, talagang pumipili tayo kung alin ang gusto natin. Now, pero sabi ng Biblia, mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang mga tupa at ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanya. So here is wisdom. Let him that has understanding count the number of a beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Now, what a coincidence. Alam ko maraming magagalit dito. Baka I'll be accused of something. Magagalit sila, mga kapatid, pero never mind kung magagalit sila. Anyway, hindi naman po ako nagpapatama at saka wala po akong sinasabi na maniwala sila, pero sinasabi ko nga lang, what a coincidence. Ito mga kapatid ay pang sarili lamang na when I prayed, biglang nag-flash sa mind ko na mayroong acronym. Sabi ko, COVID. Ano kaya meaning ng COVID, no? Kasi bigla lang. Naisip ko mga kapatid, C is certificate, O is of, V is vaccine, ID means identification. So certificate of vaccine identification, COVID. Now take note, Pastor Charis CUTAR, tomorrow would go to have a rapid testing because it is required by law for him to submit a result of his COVID rapid testing test. Requirement daw ng gobyerno. Hindi ni-require ng company, but the government is requiring it. I've even asked him, why are you required to submit that lab test samantalang work from home ka naman? Yun pala, requirement po ng government. Yung rapid testing yata, 1,800. Pero po yung may swab, parang medyo mahal yata. More than 10,000 yata. No. So, I would like to emphasize that one day, I hope it's quite far. Pero sa nakikita natin mga kapatid, mukhang today is closer than yesterday to this event na ang tao ay pilitin pong magpa-vaccine. Otherwise, without vaccine, you cannot go to school. You cannot go to work. You cannot buy. You cannot have your kuryente. Di ka pwedeng may tubig. No? And everything will be governed. Whatever you do is being commanded. Tapos ang pera ay hindi na gagamitin. Membership na lang ang pairalin. May tataka, kakain ka. May vaccine ka, pasok ka. Wala kang vaccine, tulog ka sa bahay. Wala kang vaccine, hindi ka makalabas sa bahay. Okay pa yon habang mayroon ka pang mga kamag-anak na kasama sa bahay para bumili para sa iyo. Pero kung ipag-utos na hindi na pakainin ang walang vaccine, hindi ka nakakain. Sa Tundo, mga kapatid, si Brother Victor nandito kahapon, at ang sabi niya sa kanila, pag wala kang mask sa labas ng bahay, hulihin ka. Yung isang reporter, nagtanggal ng mask kasi uminom ng tubig, naabutan po ng pulis, hinuli po. Nagmulta po ng 5,000. Hindi na raw dadalhin sa kulungan kasi wala ng kulungan, pero magmumulta ka. And so, it's getting stiffer than yesterday. At papunta po tayo, mga kapatid, doon sa talagang salaan ng tibay. So, isang misteryo, isang hiwaga po ang bumabalot po sa buhay-buhay ng tao ngayon. Hindi po natin alam kung ano pong mangyari bukas. Now, sa Luke 18:1, sabi po ng ating Panginoon, mayroon pong isang talinghaga na sinasabi ng Panginoon sa kanila na that men ought always to pray and not to faint.
dapat daw ang mga tao ay laging manalangin at huwag po manglupaypay o magsawa sa pananalangin. No? Sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin daw ng walang patid. Sa Psalm 91:1-7, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siya daw po na tumatahan, mga kapatid, sa dako na sikreto, na dako ng katastasan, ay mananatili po sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. I will serve the Lord. He is my refuge, my fortress, my God. In Him will I trust. Sasabihin ko daw sa Panginoon, Siya ang aking tanggulan at Siya po ang aking muog at aking Diyos. Sa Kanya ako ay nagtitiwala. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walks in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. It shall not come nigh thee. Kapatid, yan po ay promise ng Panginoon, at siya po lamang ang makagagawa sa atin na safe and covered by His feathers, at kailangan lang po na magkaloob tayo sa Kanya ng complete po na trust. Amen? Praise God. Nakakarinig tayo ng wars and rumors of wars. Di po ba? Wala tayong masyadong balita, pero di natin alam na nagkakamatayan na po ang China at ang India. Nagkagirian na po, mga kapatid, sa kanilang border. At soon, included na, mga kapatid, ang Pakistan dyan, ang Tibet na agaw na ng China, Vietnam is going ready, ang Pilipinas, nasa likod tayo, mga kapatid, mukhang hindi tayo pinapansin sapagkat napakalit natin, ang Taiwan, mga kapatid, ang North Korea ay gusto na rin makipagdigma, and these nations are nuclear powers. Kung kaya, maraming po tayong nadininig ng mga gira, pero hindi po nabibigang pansin, palibhasa po ang inatupag ng daigdig ngayon, mga kapatid, ay yung tungkol po sa COVID-19 or vaccine. So, parang naghahabulan po ang mga events in order to make the plan of God happen. It is running like what is going right now because of the plan of God that He is going to return, mga kapatid, to take His bride away, to take the church away. Sa rapture, mga kapatid ko, ay kukunin ng Panginoon. Pero wala po tayong makikitang signs po ng rapture. Pero gusto kong i-submit sa inyo na wala mang sign ng rapture, pero ano itong mga nangyayari, mga kapatid, na makikita natin ng sign po ng tunay na pagparito ng Diyos na bababa siya sa lupa doon po sa gira ng Armageddon. And so, kung makikita natin na ang daigdig ay medyo nahirapan na, mas lalo tayong dapat makakita na ang pagparito ng Panginoon sa rapture ay talagang mas malapit at mas madali na kaysa kahapon, mga kapatid. I cannot overstress the point on how near and how close we are to the rapture, mga kapatid. Kasi po, yung rapture, sa isang kisap mata, pagtunog ng trumpet ng Panginoon, mga kapatid, we shall be changed. Kung kaya, para pong walang sign yan. Mabuti pa nga yung kamatayan ng tao, may signal eh. Ang kadalasang namamatay ng mga tao, mayroong sign yan. Kasi yung kanila na napasok muna sa ICU, ang iba naman, pwera na lang yung na-disgrasya, mga kapatid, yung mga na-aksidente, pero pagdating sa rapture na tinutukoy ng Panginoon Kristo, wala pong sign talaga. Sinasadya ng Panginoon yan para po maghanda po ang dapat na maghanda. Hallelujah. Now, the destruction of the family
Yung pagkasira ng pamilya, mga kapatid, alam niyo sa United States, napakagandang bansa nila, pero ang karamihang family doon, broken family. Dito sa Philippines, mga kapatid, there are a lot or so of broken families. Kaliwat kanan, bihira na lang ang street ngayon. Yung bang masasabi mo na kasal ang tatay at nanay at ang mga anak ay sumusunod sa tama, naglilingkod sa Diyos, and then si pag-asawa din yung mga anak, nakasal din, bihira na po ang ganyan ngayon, mga kapatid. So, the family institution is being destroyed and distracted by worldliness and order of events in the world, mga kapatid, at yan na ngayon ang medyo uso. Joblessness, yung walang trabaho. Oh, kaliwat kanan, mga kapatid, nagsasarado na nga ang mga kumpanya. Dati nang may mga kumpanya pa, may mga jobless na mga tao na. How much more for now? Financial collapse. Yung financial collapse, hindi natin dapat pag-usapan. Ang mga stock market, mga kapatid, ay nagsarado na. Ang mga bangko, ang mga tao, mga kapatid, hindi na makakabayad sa kanilang utang. Yung mga credit cards ay hindi na nababayaran, patong-patong na, mga kapatid. At ang mga tao ay tinatakot ng tinatakot. Anong magagawa nila? Wala na sila talagang pera na pambayad. At saka, homosexual marriage. Nadinig na ba niyo yung homosexual marriage, mga kapatid? Yung dalawang bakla, magpapakasal. Hypocritical preachers. Mayroon na pong mga mapagpakunyari, mga kapatid, na mga ngaral. Yung mga patataasin na lang ng kamay yung tao, sumunod ka sa sinner's prayer para maligtas ka. Lord, I receive you. I believe in you, Jesus. You are my God. You are my Savior. Please forgive me. At gawin mo akong anak mo. Tapos, sa ngalan ni Jesus, amen. Tapos sabihin sa'yo, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. You are born again. Ganun lang kadali yung sinasabi ng mga kapatid. But these hypocritical preachers have become so rich and wealthy sapagkat kinakalakal po nila, mga kapatid, ang ministry. Wala po silang ibang hangad kung hindi ang magkamal po ng salapi at sumikat. Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos na tayong lahat ay magkamit po ng tunay na kaligtasan, anhin natin ang salapi at ang kayamanan sa lupa, mga kapatid, kung mapapahamak ng ating kalooban. Hindi po masama na yumaman sa tama na paraan. Well, kung yumayaman ka dahil sa maganda mong negosyo at magandang hanap buhay, kung ikaw naman ay pinayaman ng Diyos, pastor ka, at ikaw ay pinayaman ng Diyos sa mabuting paraan, maganda po yun. Pero huwag lamang po yung kinakalakal yung ministry at hindi naman makikita yung kabanalan. Ang sabi dun kanina, they have the form of godliness but denying the power thereof. Makikita pa natin, ayon sa report, I'm so sorry, pero the report of the 7 greatest preachers of their time, ang iba patay na ngayon, ang tatlo dyan, apat yata, buhay pa. Mayroon pa isang humahabol ngayon. At yung isa talaga nagkiklaim na siya na mismo yung appointed son of God. At ngayon siya na yung hari, mga kapatid. Pero sa United States, enough sa kanila yung meron silang jet plane, meron silang helicopter, and then meron silang billion sa bangko. They keep on fooling people. At para sila mga artista, mga kapatid, at kanila pong hypocritically tinuturo po yung salita ng Diyos. Pakunyari lang. Mag-ingat tayo, mga kapatid, sapagkat although sila siguro yung mayaman, pero paano tayo? Hindi na nga tayo mayaman, hindi pa tayo makakapasok sa langit. Siguraduhin po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Materialistic churches. Delikado po sa ating panahon ngayon. Materialistic churches. They go to church because their church is big and good building. May air condition, mayroong carpet, tapos adequate ang parking, tapos mayroong salon, mayroong mall, at mayroong restaurant. Ay, grabe mga kapatid. I have seen a lot of churches in the United States like that while you are worshiping, you can just go to the mall and take something. And after the service, mga kapatid, they have only 1 to 2 hours of service, pero they stay in the restaurant of the mall for 5 hours chatting, mga kapatid. So, people will just go there para magsimba, pero
ang kanila pong fellowship ay ginagawa po sa pamagitan ng material things. Dapat ang ating fellowship ay gagawin, mga kapatid, spiritually, kasi nagsisimba po tayo. Unspeakable crimes and violence, earthquakes, tsunamis. Yung hindi po natin mapaliwanag, mga kapatid, ng mga crime. No? Tulad noon, isang bata, nawawala yung bata. Nung tinina ng barangay, wala talaga. Inakyat po yung bahay noong tatay at nalay ng bata. Nakita nila yung ulo ng bata, mga kapatid, nakalagay sa refrigerator. Bakit ang ulo ng bata na sa refrigerator? Tinanong yung asawa. Kasi po, chairman, wala na po kaming makain, kaya kinatay namin ang aming anak. Mamamatay din naman siya. Is that not unspeakable crime? Grabe, ano? Uso yung nanakawin yung, doon sa ibang lugar naman, ninanakaw yung tao. Halimbawa, anak mo ngayon. Injeksyonan daw ng pampatulog. Pagising, may plastic na doon sa tiyan, nakasoksok, may pera doon, 300,000, minsan 1 million. Salamat, kinuha namin ang kanya pong organ, isang kidney niya, tinanggal namin kasi may nag-order po, ito na po ang bayan. No, di ba? Nangyayari yan, mga kapatid, mismo dyan sa daw, sa Manila daw. Saan ba yung Isla Puting Bato yata? I don't like to hear that. Pero ikinunto sa akin, mga kapatid, talagang bumaliktad yung sikmura ko sapagkat dito na plus Pilipinas meron ng ganyan ngayon. Imagine, yung organ, buhay pang tao, kukunin kasi ililipat sa ibang tao. Yung earthquakes and tsunamis, ordinary na rin yan. Okay, tornadoes, at saka yung uprising. Yun bang pag-demonstration, di ba? Na nagrarally sila, sumisigaw ng ibagsak, tapos tuta, at saka ano-ano pa, mga kapatid. Eh wala namang nagagawa yun, sigaw-sigaw lang yun. Oo. Di ba? Okay. So mga kapatid, we are living in perilous times. Amen? Nabubuhay tayo sa panahon po na mapanganib. We are living in a very unstable and hostile world na tumitira tayo, mga kapatid, dito sa hindi po maasahan at sanglibutan, mga kapatid, na talagang napaka hostile, no? Ano bang hostile sa Tagalog? Ha? Kakasulasok? Yung hindi mo matanggap, pero anong gagawin mo? Nandito ka nakatira eh. Why this is a praying time? Bakit kailangan ito ngayon, mga kapatid, ay panahon ng pananalangin? Because the Bible show us the importance of Jesus Christ's principle that men ought always to pray. Bakit daw ngayon, mga kapatid, ay panahon para manalangin? Sapagkat pinakikita sa atin ng Biblia ang prinsipyo ni Jesus na ating Panginoon, na sabi niya, ang tao, lahat ang tao ay dapat manalangin at huwag po mapagod. No? Huwag magsawa. Let us prepare ourselves to take part in the important intercessory work. Kailangan, mga kapatid, na tayo po ay sumali at maghanda na sumabak, mga kapatid, na makiisa sa napakahalagang pamamamagitan, yung trabaho ng Diyos, mga kapatid, sa pamamamagitan. Sapagkat ito po, mga kapatid, ay intercessory work that God expects of all His children. Ito po ay inaasahan ng Diyos sa lahat niyang mga anak na tayo po ay mamamagitan sa pamagitan ng prayer. Now, may tanong po, ano ang dahilan na bakit tayo mananalangin? Totoo bang may magagawang panalangin? Okay, paano po may magagawang panalangin? E kung sabihin ko sa iyo na wala, God commands us and He has given the principle of praying, but not because of the answer to prayer. Pupwede na ikaw mananalangin, mamamatay pa rin dinadalangin mo. Pupwede na manalangin ka, Lord, please stop the Antichrist from coming. Whether you like it or not, the Antichrist is going to come.
it is even the will of God, and it's written in the Bible that the Antichrist is going to come. It is just like the sun. Kahit mag-prayer fasting ka pa ng 40 days and 40 nights, and then ilihans mo yung morning, pagdating ng 5:30, ilihans mo na, huwag ka sa ngalan ni Jesus, hindi ka pwedeng sumikat araw. Are you in your right mind? Whether or not you like it, sisikat at ang araw ay tataas. Amen? So in prayer, I would like to imprison you, what is the reason why God is commanding us to pray? Is it because of the answer? Hindi. Ano pala? Ganito po yon. Kapag binabasa mo ang Bible, ang lunging ng Diyos na mayroon pong magpupuri sa Kanya. God even created the angels to worship Him. But God created and made man a little bit lower than the angels in form and nature as of now. But rather, man was created and made by God in His own image. Kasi po, pag binasa natin sa Revelation, for His pleasure. Para po sa Kanyang pleasure sa Tagalog. Sa Kanyang kasiyahan. For His pleasure. And that's why, when we pray, we are now displaying our trust in God. Your faith in God. Your trust in God. Yung paghanga mo sa Diyos, mga kapatid. And with prayer, when you pray, you're actually lifting up God and you are offering up to Him your faith and your belief that would tell Him that you honor Him as God. Hindi talaga actually yung answer ang direction pala ng prayer, mga kapatid eh. Rather, when you pray, it is talking to God, it is uplifting, it is lifting up God and honoring Him, praising Him, thanking Him. You're just showing your trust in God. Amen po. Alam nyo, kahit hindi pa tayo manalangin, kasi yung buhay natin, we were born without praying to God. Where were you when you were formed in the womb of your mother? Have you asked God na ikaw ay silang? Wala, di ba? So, whether you like it or not, God has already planned what is ahead na mangyayari. Kaya, nung natuklasan ko, mga kapatid, yes, I can pray for many things and I would allow God to do it for me. I would request God to do it for me. There are times that God would listen because it is according to His will. Makita natin na ibibigay ng Panginoon. Pero mga kapatid, that is why wala pong tao maging yung pinaka-righteous na tao, mga kapatid, na nabuhay. Alam ba niyo kung sino? Yung father of faith. Si Abraham, di ba? And even David was the man according to God's heart. Pero namatay din sila. Ngayon, kung umasa ka na manalangin ka para ibigay ng Diyos, madi-discourage ka pagka hindi bibigyan ng Diyos. Di ba? So, this is just like giving. When you give something as a gift, bawa, nagregalo ka sa iyong minamahal kasi birthday niya. Are you expecting something in return? Di ba hindi? You give it because you love. You just displayed your affection, yung pag-ibig, yung damdamin mo sa kanya. But you are not expecting something in return. Kahit tayo, ako, kapatid ko, when I pay my tithes to God, when I bring back my tithes and offering to God, I don't expect God to give in return. Yung iba, Lord, bless me sapagkat... No. Kasi po, yung aking ginagawa, utos lang ng Panginoon yun. And I do it because I love my God, but I don't expect God to give me something in return. Because it's up to Him, because
Even if I don't ask God to bless me, He is going to bless me because I am His son. Amen. Si Vernil ba? Nangihingi ba ng pagkain ng anak niya? Sabi ba ng anak niya, Daddy, paliguan mo ako. Daddy, bigyan mo ako ng milk. No. It is Vernil as the father who is thinking what's good for his son. Sa Diyos, kapatid ko, basta okay tayo, the more that we are okay in the eyes of God, the better blessings that God is going to give us because of His love and affection also. So, when I pray, hindi ko sinusurot ang Diyos, nag-pray ako sa Panginoon. No, I will go there to pray because it is the principle of God to pray and not to faint. Of course, I'm going to mention many things, mga kapatid ko, because I must have objects to pray for. Pero pagdating doon sa answer ng Panginoon, we have to thank God always, kahit wala pa yung katugunan, mga kapatid ko, sapagkat ang Diyos po nakakaalam ng higit po sa atin pong mga kailangan. So, the secret of prayer ay very important, mga kapatid. Kasi, nung sabihin na, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Mga talinghaga yung mga kapatid, malalim yung ibig sabihin nun eh. You dwell in the secret place of the Most High? Matindi yun. How to dwell in the secret place of the Most High? Okay? Saan ba nakatira ang Most High, mga kapatid? Di ba kay Jesus? So we must dwell in Jesus because He is the secret place of the Most High. Sabi ni Jesus Christ, ang Ama ay nasa akin. So if we remain in Jesus Christ, and then when we pray in Jesus' name, kaya huwag tayo magsawa manalangin, mga kapatid. Instead na maglaro ka siguro, instead na manood ka siguro, devote longer time in prayer. Because lalo na ngayon, every prayer that you do will give more credits for you, mga kapatid ko. Remember, sabi po dito, na yung ating mga gawa, mga kapatid, ay marumpong gantimpala. Hindi nga tayo maliligtas sa ating gawa kasi hindi nakakapagligtas ang gawa. Pero tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, everything that we do are being recorded in the book of deeds sa langit. So, prayer is one. Sabi nila, ay, kahit di man ako magpipray, okay lang kasi maunawain ng Panginoon. Yes! Maunawain ng Panginoon. Pero, how about ang unawa din ng Panginoon? Pambira mo itong anak ko. Pinagpapala ko, pero hindi nagpipray. Hindi yata ito nagtitiwala sa akin. Alam ko, nasa puso yung nagtitiwala, pero gusto ko talaga. Manalangin talaga sa akin. Di ba? Sino sa inyo ditong nakasubok ng umibig? Taas ang kamay. Who has experienced love already? Have you loved somebody already? O, di ba? Okay lang ba ipapakita mo ang pag-ibig mo pero hindi mo sasabihin? O di ba required talaga sasabihin, I love you. Oh, sarap, di ba? Yung magkasintahan, nagkaunawaan sila, pero di ba kailangan pang mag-date? Oo, kailangan ng pagniniig, kailangan ng pasyal, kailangan ng closeness, mga kapatid. So, in the Lord, it's also like that. Although God loves us and we love the Lord, we need to also have a date with the Lord, and date with the Lord is prayer, mga kapatid. Ay, wala naman lang yung pag-pray sa Panginoon kasi lahat naman ang sinipo. Even though you don't have anything to ask God, you have to meet God in the dating place, which is prayer. I just want to be present. Go there. Meditate upon the Lord. Mention His name. Lord, I am here. I'm praying. Hallelujah, Jesus. I just want to praise you. I want to spend time with you, Lord, in your presence. Would you think God is not around? Kasama mo? Hindi yung, hindi ka nagpe-pray kasi wala ka namang kailangan. Antayin mo na may kailangan ka. Sige ka, mga ilangan ka ng mahirap na mga pangangailangan. Hindi kasagutin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ay kasi, di ka pa magpe-pray kung wala kang kailangan eh. Ngayon pa lang, build up yourself in the sight of God so that when need comes, kahit na maraming needs yun, God has already provided for that need already. Kiklaim mo na lang. Kasi mayroon ka ng deposit sa Panginoon, mga kapatid, na
Magandang kalooban eh. So, we need to pray now more than ever before. Amen po? So, ulitin natin. Sabi dito, we are living in the perilous times. We are living in a very unstable and hostile world. Why this is a praying time? Because the Bible shows us the importance of Jesus Christ's principle that men ought always to pray and not to faint. Let us prepare ourselves to take part in the important intercessory work that God expects of all His children. And then finally, we are challenged to pray for the world. Daigdig, ipag-pray natin ito ating daigdig mga kapatid. Lord, pagpalain mo ang buong daigdig na ngayon affected po ng COVID control. Sabi na pandemic, pero ang pandemic dyan ay yung control eh. Pandemic control of COVID. We are challenged, na-challenge ko Panginoon, manalangin sa iyo na ang lahat ng tao sa buong daigdig, sana maging aware na babalik ka. Hindi ng mga pastors, Panginoon, pinipipray ko sa iyo na yung mga pastors, Panginoon, dagdagan po ang kanilang anointing and they would stay closer to you than yesterday. Na mga tao, Panginoon, mabuksan ang kanilang puso, hipuin mo mga puso at buksan mong isipan nila, Panginoon, para sila po ay magkaroon tiwala sa iyo para po dadami po ang tao na makapunta sa langit. Ang lungkot sa langit, mga kapatid, ang ganda, laki-laki pero konti ang tao doon. Mag-recruit ka na. Libre naman mag-recruit, mga kapatid. Saka may gantimpala kapag nakapag-recruit ka. How you wish na nakapag-recruit ka sanang marami. Pagdating mo sa langit, mga kapatid ko, kaunti kaibigan mo doon. You will travel that far just to see a friend. Kasi kaunting-kaunti. No? Eh, siguro, sabihin mo, mabuti pa sa daigdig, marami akong ka-Facebook dito sa langit. Ayun ko, kung may Facebook pa sa langit, baka langit book, no? Baka heaven book, siguro meron doon. So, mga kapatid, we are challenged to pray for the world, our community, yung atin bang bayan natin, mga kapatid, higit lalo itong Maynila, mga kapatid, eh, sana wala na po yung ma-lockdown, wala na po sanang ma-COVID positive, mga kapatid, lalo na ating barangay, layo ng Panginoon sa anumang disgrasya. Pag-pray natin ating presidente, pag-pray natin ang ating mga ating vice president, pag-pray natin ang ating mga senador, mga congressmen, mga governors, mga mayors, pag-pray natin mga kapatid yung ating mga barangay chairman, yung ating mga military, yung ating police, no? Yung ating mga doctors, lalo na mga teachers, mga kapatid. Ito mga teachers, kawawa mga kapatid. Hirap na ang trabaho nila, maliit pang sweldo. Pagkatapos, basta, dapat pag-pray natin ang mga teachers, mga kapatid. Mabuti pa yung police, doble na sweldo. Dapat ang teacher, triple na sweldo. Kasi po, wala pong matututo kung wala pong teacher. Praise God. And then, we have to pray for our church. Pag-pray natin ang ating church, mga kapatid. Kahit ngayon, wala pong physical na gathering, pero pag umuulan, tumutulo itong ating church, mga kapatid. Anong solusyon dyan? Lalagyan lang ng mga balde at langgala, sahurin yung ulan? No. We have to change the alulod. We have to change the roofing, mga kapatid. And it requires money, yung ating kapitbahay dyan. Si Brother Peter, nag-offer ng 20,000, tutulong niya pagka atin na pong ipapagawa yung ating bubong. Okay? Praise God. We have to pray for our family. So we are challenged to pray for the world, our community, our church, and our family like there is no tomorrow. Ipag-pray mo na mga kapatid ang pinakamabuting bagay na may pag-pray mo ngayon para sa iyong pamilya, para sa iyong community, para sa iyong barangay, para sa iyong syudad, para sa iyong bansa, para sa iyong presidente at mga namumuno at ipag-pray mo na ang buong daigdig ngayon, mga kapatid ko. Like there is no tomorrow. Ngayon, dapat tayong manalangin. Amen? So, praise the Lord, kapatid. Harinawa na ito ay tumimo sa iyong puso na it is very important to pray because it is not only that we need the answers from God. Rather, the principle of God that says it's
always that sabi ng Panginoon, man must always pray and not to faint. Why? Because God would want man to meet Him in His presence. God likes everyone to be in the presence of the Lord, to worship, to praise, and to submit to God. Mga kapatid ko, it's just like reporting. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, atin na pong gagawin ngayong gabi ang atin pong prayer request. Kayo na mga mayroong prayer request, ay atin pong simulan, pakisulat na po yung inyong mga prayer request. Praise God. Hallelujah. Let's give another 5 minutes para po isulat ninyo ang inyong mga prayer request. Hallelujah. Again, baka sabihin ninyo, sabi ni Pastor kanina, hindi naman daw tayo magpipray para sa mga katugunan. Pero sabi ng Panginoon, utos din ng Diyos, make your request, be made known unto God. Would you mean God did not know about your request? Alam ng Diyos yun. Pero para po masubok talaga kung susunod ka o hindi, nagutos ang Panginoon that you have to let your request be made known unto God. Kita mo yan. Sa mga kapatid, ang Panginoon, gusto lang niya tayo sumunod sa tama. Sabi niya, ginagawa lang tayong ututo ng Panginoon. Wala kang magagawa, hindi tayo ginagawa ng Diyos na ututo. But it is the style of God to give a commandment to His children, mga kapatid. At ang ating gagawin doon ay huwag sumalangsang, huwag tayong mag-disobey. Rather, tanggapin natin, salamat, mayroon pong pinagagawa ng aking ama, may tiwala talaga ang Diyos sa akin. Kaya sabi niya, make your request, isusulat ko ito, ipapaalam ko. Although alam na ng Father, but because God wants me to obey Him, mag-obey ako, mga kapatid. Susulat mo lang. Amen? Praise the Lord. Okay. Pag-isulat yung prayer request. At simulan na natin, mga kapatid. Kung mayroon ng prayer request dyan, ay ating babasahin na. Hallelujah. Ito mga kapatid, may prayer request po dito si Teacher Nicole Alviar. Prayer request daw po niya, number 1, increase his faith and divine protection for him. Favorable wisdom para kay Sister Cherilyn Nunez and family, CUTAR family, Habal family, Alviar family, and Habal family. Dalawa ng Habal family. God uses, that God will use His talent to spread the word of God to others. Be listed in qualifications for teacher's result in San Juan National High School. Waiting period na mga kapatid, dahil po batas ng mga private schools na kung ikaw ay mayroong pending application sa public school, ikaw ay kanila pong pinag-resign para po sa another school year. At si Teacher Alviar, mga kapatid, ay may pending application po sa San Juan. Therefore, dapat hanggang kahapon na lang yung kanyang service doon sa private school niya. Pero binigyan siya ng extension, teacher, hanggang katapusan po. It doesn't mean na he's disqualified, but it is because of the law that says when you have a pending application in public school, you have to be resigned from your present job in the private school. So, idalangin natin mga kapatid niya siya po ay makasama po sa listahan ng mga qualified teachers para po matanggap na siya makapagtuturo po sa San Juan National High School starting this year, mga kapatid. Nag-start na ba? Nipakailan ang school day? August 24. So, mayroon pang panahon. Praise God. Dapat idalangin na natin, mga kapatid, na matulungan po yung mga taga-HGC na kulang ang paniniwala, na mahihina ang pananampalataya. Praise the Lord. Okay? Another one is Teacher Romilong. Thank God po
sa answer ng aking prayer request. Normal na ang aking cholesterol level. Oh, praise the Lord. At natapos ko na ang school papers. Oh, kita mo yan, sinagot ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord and thank you sa inyo pong mga prayers. You're welcome. Praise God. Magpa-party ka, teacher. Si Sister Jenny Tangong Kalaman, dalangin ko po ang success sa panimulang burger business ko with Kenneth Solis. Oh, ah, si Kenneth. May burger business sila, mga kapatid. Praise God. Sister Maybelline Garcia Ibana, prayer request, divine protection, good health, and financial provision for my family and also to my relatives. Praise God. Sister Cherilyn Nunez naman, prayer request ko po, guidance and protection po nating lahat at good health na din po sa ating lahat. Increase my faith. 3, financial provision po sa aking family. Praise God. Kay Sister Jean Salazar naman, favor sa mga boses ng mga kids ko. Ah, favor daw ng mga amo ng kanyang mga anak, mga kapatid na nagtatrabaho, para sa house repair, financial provision para po sa house repair. Papagawa, mga kapatid, yung kanilang magandang bahay, lalong pagagandahin. Maganda na nga pagagandahin palalo. Wisdom, love of God, knowledge for everyone. Yan po ang prayer request po ni Sister Jean Salazar. Si Teacher Joyce Salazar Salas naman, salvation po ng aming ibang kapamilya at mahal sa buhay. Financial breakthrough for Salas and its GC family. God's protection po sa akin sa pagpunta sa school to get some of my things. Divine protection po sa aming pagbabalik sa Maynila. Good health for everyone. Praise the Lord. Si Sister Kim Nicole Dalmacio Fernandez naman, prayer request ko po, good health po sa lahat ng ICGC family. Divine protection po sa aming tatlo, ni Mama Eileen, ni Ate Hannah, at sa akin mismo, kay Sister Kim Nicole Dalmacio Fernandez. At financial provision din po. Praise God. Prayer request naman po ni Sister Divine Santos. Prayer request ko po na sana po ay maligtas si na Ricardo Capistrano, Teresita Capistrano, Oneth and Hannah Capistrano, Bernard Lano, and Joshua Lano na they are COVID positive. Uy, dami nito ah. Ano to, isang pamilya? Nag-COVID positive. Sana po ay makayanan nila ang virus na ito. In Jesus' name. Praise the Lord. Tandaan at mga kapatid, sila si Ricardo Capistrano, Teresita Capistrano, Unith and Hannah Capistrano, Bernard Lano and Joshua Lano, they are COVID positive. Sana po ay makayanan nila ang virus na ito. At dapat mga kapatid, maligtas sila at makalabas po sila sa ospital at babalik na sa kanila yung kanilang magandang kalusugan, mga kapatid. Hallelujah. Si Engineer Brother Vic Lanosa, prayer request po namin dito sa Dasmariñas, God's protection and provision for ICGC family this time of pandemic. Yes, praise God. Hallelujah. Sister Judith Ferrer Beto Erasmus, prayer request ko po, complete healing para sa aking bunsong anak na may pneumonia. Uy, maging COVID-free pa din ang aming barangay, 719 Malate. Guidance and protection for my family at sa ICGC family. Financial provision for my parents and ICGC family. Prayer request naman ni Brother Rogelio Militon Ungka, divine protection sa ating pastor. Thank you, Brother Rogelio Ungka, Brother Boy, sa family Ungka, Tang family, sa mga classmates ko, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kamag-anak. Salamat sa guidance ng Panginoon sa araw-araw sa aking paghahanap buhay. Kasi mayroon kasi siyang Innova, mga kapatid, at siya po ay naglalamove at saka
iba pang negosyo. Praise God. Protection po and guidance at blessings para kay Brother Rogelio Militonongka or Brother Boy. Praise God. Si Brother Vic Saison Jr. naman, pre-request guidance and protection from the Lord for me at kay Sister Sonia Saison. Marilis na ang aming diploma at TOR. No? Transcript of records. More sales sa aming online business. Sana madagdagan po yung inyong produkto na binibinta para mas dagdag na mabibinta ninyo mga kapatid. Praise God. Brother Vic Lanong sa uli, kumplitong kagalingan niya mga kapatid na sana magbukas na yung kanyang throat para po makapagsalita siya ng maayos, makainom na siya ng tubig at makakain na po siya ng pagkain. Sa ngayon po kasi, dito lang sa tagiliran, binutasan mga kapatid para po makapasok yung pagkain pero hindi po nalalasahan. Dalangin natin sa Panginoon na si Brother Vic Lanosa ay pagalingin ng Diyos mga kapatid at ibalik sa kanya ang kanya pong complete na kagalingan sa kanyang pangatawan. In Jesus' name. Okay. Si Teacher Romil Ong ulit pre-request salvation for my brothers and sister Ong Dico family and relatives. Guidance and good health for me, family, relatives, and ICGC family and saints. Financial provision for all ICGC family. God's favor in my work to have service vehicle. Ah, anong service vehicle, teacher? Motorsiklo? O kotse? Praise God. Mayroon ako dyan, gamitin mo, van. At saka mga kapatid, pinaka higit sa lahat na request niya ay life partner. No? Life partner. Praise the Lord. Ito naman kay Sister Armelina Manabat Miralles, divine protection sa lahat at kay Brother Eric na stay in his work niya. No? Financial provision for my family and its GC family. Restoration of my siblings. More souls to be saved. Oh, dalangin natin daw mga kapatid, divine protection para kay Brother Eric sa kanya pong trabaho na mananatili na kahit wala siyang pasok ay patuloy dapat nasa sahod mga kapatid. Provision for his family and CGC. Restoration po ng kanyang mga kapatid at dagdag mga kapatid niya at mga anak para manumbalik sa paglingkod sa Panginoon at marami pang mga tao na tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo. Si Brother Vic Lanosa, makabili po kami ng bagong gastrostomy tube. Oh, yung gastrostomy tube, yun yung tubo mga kapatid na ginagamit ni Brother Vic Lanosa. Dapat ilangin natin makabili. Mahal yun eh. Eh, siya po ay tinamaan po ng gastos na malaki dahil po doon sa nangyari kay Brother Carling. Salamat sa Diyos. Tinugon na rin Diyos yung ating panalangin mga kapatid na makalabas na si Brother Carling sa ospital. Magandang balita, nakalabas na po siya noong Sunday. Praise God. Ah, Monday yata. Monday yata nakalabas. Okay? Si Sister Lourdes Lanong sa Kahilo naman pre-request God's continuous divine protection, good health and provision for all of us. Wisdom, direction, favor, and grace sa ating mga work. Healing from breast cancer of Tess Balasta and God's dealing to her. God's favor sa release ng educational assistance ni Chiska Mineses. Divine Santos uli, my second request po para sa buong family ang divine protection and good health para sa lahat. Makahanap na po ng work sina Paulo Reyes at Paulo Carlo Reyes. Salamat po, Lord God. Amen. Si Sheila Bautista Cabrera naman, Sister Sheila Bautista Cabrera, financial provision for everyone. Thank you sa answered prayer. Makapag-start na po ako ng work sa Monday. Guidance and protection for me and recharge sa araw-araw na pagbiyahe. Oh, praise the Lord. Thank God. Makapag-start na po sa kanyang work, mga kapatid, ngayon pong Monday. Okay, mga kapatid. Lampas na po tayo sa ating oras. Tayong lahat ngayon ay tumayo at atin na pong dalin sa Panginoon. Hallelujah. Nang sama-sama, magkasundot, magkaisa tayo nitong mga prayer requests. May call everyone na
nandito, pwedeng magpakita kayo sa camera, mga kapatid. Hallelujah. Lapit lang kayo dito. Doon sa stage sa iba. Dito po. Praise the Lord. Sister, di ka makita dyan. Dapat makita tayong lahat, mga kapatid, na skeletal force. Meron tayong we are 9 now. Kulang tayo ng isa. Sapagkat si Sister Pauline, Sister Jean, ay nasa taas. Praise the Lord. Okay, manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Do you believe in God for the answer of our prayers? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayong nasa inyong mga tahanan, makiisap din po kayo sa panalangin para po sa lalong dakilang kalulhatian ng Panginoon. In honor of God, we are praying right now, Lord Jesus, aming amang sumasalangit, nagpapasalamat po kami sa iyo pong kabutihan sa amin at sa iyo pong kagandahang loob na kami, O Diyos, ay iyo pong binibigyan ng karapatan na maging tunay mo mga anak. At binigyan mo kami, Panginoon, ng paraan na makalapit sa iyo sa pamamagitan po ng sama-samang pananalangin. Kami po'y nagkakasundo at nagkakaisa ngayon na amin pong dalhin sa iyo ang mga kahilingan sa prayer na isinulat po ng aming mga kapatid. Sila po na sa kanilang mga tahanan, Panginoon, at sa ibang lugar, O Diyos, na nagpadala ng kanilang prayer request, ito po ay tanda ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Kaya po, Panginoon Jesus, hallelujah. Right now, alam mo, Panginoon, ang mga pangailangan na ito, ng kanila po itong naisip at kanila pong naramdaman sa kanilang puso hanggang sa kanila isunulat ito, sila po ay sumusunod sa iyo pong salita na nagsasabi na amin pong ipahayag, hallelujah, ipaalam sa iyo ang amin pong mga kahilingan. Kung kaya isinulat nila, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan bilang tanda po ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa iyo. Panginoon Jesus, ito'y isa pong proof na sila po ay mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo at itong umibig sa iyo, Panginoon. Hindi lang dahil sa katugunan, subalit, Panginoon, alam ko na sila, Panginoon, ay lumalapit sa iyo dahil nga nagtitiwala. At amin pong inihiling, Panginoon Jesus, ayon po sa iyong mabuting kalooban, sa iyong magandang kalooban, Panginoon, na iyo pong ipagkaloob, hallelujah, sa bawat isa, ang kahilingan na kanya pong isinula. Right now, kami po ay sama-sama at nagkakaisa, Panginoon, na humihiling sa iyo, hallelujah, at ang mga bagay nito ay para po sa lalong dakila at lalo pong ikakaluwalhati, Panginoon, ng iyong dakilang pangalan at mapalugdan ka, O Diyos, sa pananampalataya ng iyong mga anak. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong idinadalangin at hinihingi ng maingat sa iyo. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, salamat sa Panginoon at ikaw ay may pagmamahal sa Diyos. Salamat sa ating pagsama-sama ngayong gabi sa Sunday uli ng umaga 9:30, dito rin amin kang inanyayahan at atin pong idalangin na sana mapalapit na lalo ang physical gathering po natin, mga kapatid. But right now 10% lang daw ang pwede pa. So kung mayroon tayong 200, 20 lang, mga kapatid, ang pwede na magtipon. Dito dati na po kaming 14. Tapos pag nag-invite tayo ng ating mga kapatiran ng mga mang-awit, kaabot po tayo ng 20. Pero sige lang, kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Worship the Lord together with us, kasi po iisa tayo sa Panginoon at nakikita ng Diyos yung ating pong katapatan na para po lamang sa Kanya. Okay? God bless you po. We love you in the Lord. At magmahal tayo sa Panginoon, kapatid. In Jesus' name. Praise God. Praise the Lord.